Welcome to my channel. Please support, like, subscribe, and click the notification bell for update videos. Ikalawang kabanata. At nang ikatlong araw ay nagkaroon ng isang kasalan sa Kana ng Galilea. At naroon ang ina ni Jesus. At inanyayahan din naman si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kasalan. At nang magkulang ng alak, ang ina ni Jesus ay nagsabi sa kanya, "Wala silang alak." At sinabi sa kanya ni Jesus, "Babae, anong pakialam ko sa iyo? Ang aking oras ay hindi pa dumarating." Sinabi ng kanyang ina sa mga alila, "Gawin ninyo ang anumang sa inyo'y kanyang sabihin." Mayroon nga roong anim na tapayang bato na nalalagay alinsunod sa kaugaliang paglilinis ng mga Hudyo, na naglalaman ang bawat isa ng dalawa o tatlong bangang tubig. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Punuin ninyo ng tubig ang mga tapayan," at kanilang pinuno hanggang sa labi. At sinabi niya sa kanila, "Kunin ninyo ngayon at inyong iharap sa Pangulo ng Kapistahan." At kanilang iniharap. At nang matikman ng Pangulo ng Kapistahan ang dalawang tubig na naging alak na, at hindi niya nalalaman kung saan buhat, datapwat nalalaman ng mga alila na nagsikuha ng tubig, ay tinawag ng Pangulo ng Kapistahan ang kasintahang lalaki. At sinabi sa kanya, "Ang bawat tao ay unang inilalagay ang mabuting alak, at kung mga kainom ng mabuti ang mga tao, ay saka inilalagay ang pinakamasama. Itinara mo ang mga mabuting alak hanggang ngayon." Ang pasimulang ito ng kanyang mga tanda ay ginawa ni Jesus sa Kana ng Galilea, at inihayag ang kanyang kaluwalhatian, at nagsisampalataya sa kanya ang kanyang mga alagad. Pagkatapos nito ay lumusong siya sa Kapernaum, siya at ang kanyang ina, at ang kanyang mga kapatid, at ang kanyang mga alagad, at sila'y nangatira roong hindi maraming araw. At malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, at umahon si Jesus sa Jerusalem, at nasumpungan niya sa templo yaong nangagbibili ng mga baka at mga tupa at mga kalapati at ang mga mamamalit, at ginulo ang kanilang mga dulang. At sa nangagbibili ng mga kalapati ay sinabi niya, "Alisin ninyo rito ang mga bagay na ito. Huwag ninyong gawin ang bahay ng aking ama na bahay kalakal." Napag-alaala ng kanyang mga alagad na nasusulat, "Kakanin ako ng sikap sa iyong bahay." Ang mga Hudyo ay nagsisagot at sa kanya'y sinabi, "Anong tanda ang maipakikita mo sa amin, yamang ginawa mo ang mga bagay na ito?" Sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, "Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw." Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, at itatayo sa tatlong araw?" Tatapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Nang magbangon na mag-uli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito, at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Nang siya ay nasa Jerusalem ng Paskwa, sa loob ng panahon ng Kapistahan, ay marami ang nagsisampalataya sa kanyang pangalan, pagkakita ng kanyang mga tandang ginawa. Datapwat si Jesus sa kanyang sarili ay hindi rin nagkatiwala sa kanila, sapagkat nakikilala niya ang lahat ng mga tao, sapagkat hindi niya kinakailangan na ang sino man ay magpatotoo tungkol sa tao, sapagkat nalalaman nga niya ang isinasaloob ng tao.